mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating ube bars. Ito yung para sa ating bread. So, meron tayo ditong 4 cups na ating bread flour. And then, half a cup ng ating granulated sugar. Ito naman ay 1/4 cup ng ating melted butter. 2 1/4 teaspoon ng ating instant yeast. 1 teaspoon ng ating vanilla extract. And then, meron tayong 3/4 cup ng ating evap milk. And then, 2/3 cup ng ating lukewarm water. So, ito yung kailangan natin para sa bread. So, ang first step lang natin is, so, preheat natin yung oven natin sa 350 or 180 degrees Celsius. And then, ito naman tong ating pan. Next, igigrease natin siya. Yan. Grease lang natin yung ating square pan. Then, iset aside na natin siya. And then, ang second step naman natin is i-mix natin tong ating yeast and yung ating sugar together. Then, itatransfer natin siya sa ating mixing bowl. So, itransfer lang natin itong ating flour mixture dito sa ating mixing bowl. And then, i-add natin yung ating melted butter, vanilla extract, lukewarm water, and yung ating evaporated milk. Then, imimix lang natin yan muna sa low speed. So, bread hook yung gagamitin natin para dito sa ating bread mixture. So, ininid lang natin siya for 5 minutes. So, ito na yung ating dough after 5 minutes. Transfer na natin siya sa ating square pan. Ngayon naman, itatransfer na natin yung ating dough dito sa ating square pan. So, i-spread natin siya. So, ito na yung bread natin. And then, isasalang lang natin siya sa ating preheated oven for 20 to 30 minutes. So, ayan. So, para naman sa ating ube syrup, kailangan lang natin ng half a cup ng ating evap milk. So, ilalagay natin siya sa ating saucepan. Ang half a cup ng ating sugar and then yung ating 1 tablespoon na ube extract. Ilagay lang natin ito. Yan. Ilagay natin yan. Yan. And then, ilalagay lang natin siya sa ating medium heat na stove. But not there? Yeah, we need to cook here eh. Oh, you see? Almost done. So, ngayon naman, luto na yung ating bread. Palalamigin lang natin siya bago natin siya ikat ng rectangle. So, yan. And, balapot na rin itong ating so, i-set aside lang natin. Palamigin muna natin. Palamigin muna natin yung ating sauce and then yung ating bread. Set lang natin yung ating bread. Ayan.
careful with your knife, Nanay. Okay. Thank you, Kuya. Nanay, you won't have a boo-boo there. The knife is so sharp. Alis ka dyan yung hands mo. Nanay, the hands, Nanay, it will be sharp. There you go. Nanay, it's so sharp. Yeah, I know. We're done. So, ididip lang natin yung ating bread dito sa ating syrup. Purple syrup. Yan. We're almost done. We're almost done na. Yay! That's a bread. Yeah. Ube bread. Okay. No. Money. Then, tanggalin nyo lang yung excess. Yan. Yeah. Then, too much, ano. Then, dip it there. So, ito na yung ating desiccated coconut. Ididip lang natin siya dyan. Ito na yung ating ube bars. There. So, tuloy-tuloy lang yan hanggang maubos nyo lahat ng bread na kinat nyo. Diba? It's gonna be yummy. It looks like a slow of wood hummus. It looks like ube bars. This is ube bars. Yummy ube bars. There. That button. There you go. There you see. So ito na yung ating finished product, ang ating ube bars. Kuha tayo ng isa. Yummy!